Tama ka po, ma'am. Ganyan nangyari sa akin sa Zhongli Church. Nakapasok na ako at nakaupo, pinalabas ako. Kristyano doon po ako. I'm sorry to hear this, Genevieve. Sana hindi ito mangyari sa ibang tao, ano. Pero, meron akong i-share sa iyo. It's story time. 2007, nang pumunta ako dito sa Taiwan, and I created a network community na Feel Thai Organization. Ngayon, it's an online media, Hello Feel Thai TV. So, during those few years, marami mga Filipina married to Taiwanese ang nagme-message sa akin at humihingi ng tulong. So, isa na yung isang kababayan natin na humihingi sana ng pwedeng matuluyan kasi nga due to domestic violence, so kailangan niyang umalis sa bahay nila kasama yung anak niya. So, tumawag po ako sa church natin, Catholic Church. Sabi pa naman, sorry, hindi naman cargo de gag. No joke lang. Hindi naman cargo de consensya yung mga Filipina married to Taiwanese. Nako, sabi ko, oh my God, ano to? Paano na to? Bakit hindi sila tumutulong sa mga married to Taiwanese? Saan na kami pupunta? So, next, tumawag ako sa MECO. Alam niyo ba anong sinabi ng MECO? Na akala natin, agency natin, and then later on, I realized, kaya pala, hindi sila tumutulong sa lahat ng mga Filipinos dito kasi they can choose kasi nga according to a very reliable source, private company nga sila, private entity, private agency sila, so they can actually do whatever they want kasi nga private sila. But imagine mo, they can enjoy the government function dito since they are actually helping us with our consular documents, diba? So napaka-unfair. So tumawag ako sa MECO. And then, ano yung sinagot nila? Same na same sa simbahan. Sabi, hindi naman responsibilidad ng mga Filipina married to Taiwanese. So, talagang bumagsak ako talaga totally. Sabi ko, oh my God, I am also married to Taiwanese. So, in case na mayroon akong problema, ibig sabihin, wala palang tutulong sa akin dito sa Taiwan. So, dun ako nagpursige. Sabi ko, I'm gonna look for an agency na makakatulong sa'yo talaga. So, nag-search ako ng search hanggat nakita ko Taiwan agency, hindi nag-know, agad-agad tumulong. At ano pong nangyari? Pinuntahan pa ang kababayan natin at sinundo pa sila sa bahay nila. Safely hinatid doon sa shelter. So, imagine mo, Taiwanese, ha? Hindi natin kaano-ano, hindi nag-know, agad-agad tumulong. So, kayo guys, if meron kayong emergency or domestic violence po sa inyo, you can call 113.